JM Esports. Pero nako, naka kunyaya ako. Portrait niyang ginagamit. So, I don't think naman na yan ang gagamitin niyang panlaro. Optical naman nun. Yes, and for our rules na ako, pinagbabawal nga natin gumamit ng iPad. Tablet. Yes, bawal gumamit ng iPad dito. Cellphone lang ay na-allowed natin. Pero hindi naman tayo ganun katindi as in the MPL na may sukat pa yung cellphone na pwedeng gamitin. Ayan na, inangat na yung cellphone. At eto nga, syempre, cellphone gagamit kasi nga ako nagbigay tayo rito ng ating rules sa ating 64 teams na nakapasok nga sa ating qualifiers ng ating mga certain rules mga tambay, including nga dyan na bawal nga po gumamit ng iPad tablet sa paglalaro po dito sa ating torneo. Yeah, syempre, cellphone lang po ang ating ina-allowed. Yes. So, I'm pretty sure naman hindi naman gagamit ng GM Raptors to. I think Yako ginamit niya lang yun para i-share ang ating stream. Tulad ng ating mga katambay dito na nag-share din ng stream natin sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng stream. At dahil nga dyan, pag umabot po ng 500 ng ating viewers, magkakaroon po kayo ng chance na manalo 500 pesos via GCash. Kaya sana share nyo lang ating stream para syempre, nako, nag-enjoy ka na. Kumikita ka pa. At ito nga, first three pick natin, Chaos. As you can see, they got Alice, export together with Hayabusa. Samantala, JM Esports has Ling, Kagura, and Johead. Third ban ng ating JM Esports mga tambay. Let's see. Tignan natin. Kung dito like and share the stream, mga Yako. Dito rin tayo dyan, mga loading. Yes, and mga tambay, last ban for JM Esports. Your team there you go, Popple and Koopa ban. Samantala, Chaos for their last ban. Well, wala pa dito yakong offlaner at syempre goldlaner ang ating JM Esports. There you go, Benedetta ban. That's a good ban for me mga tambay. Pero let's see mga tambay kung sino nga ba ang gagamitin for the fourth pick. Yes, Pobius is open pero medyo alanganin na piliin dito Yako for the side ng ating JM Esports. I think Chaos dito much better na silang gumamit ng Pobius pero they already has their gold lane dito and their off lane. So Pobius will pause for. Pwede pa naman but I don't see that is viable anymore. Among the planes, your team is dito. Tignan natin yung mga idol. Yes, et na Yako, Eudora. It seems like aiming to get this Eudora for the pause for. At post 5, sino kayong pipiliin dito? Yako, Kofra is open. Kofra is good up against nga sa ating Ling dito. Pero ito, malarangkim na picking yata ang gagamitan dito, Yako. Malupit to, nako. Ito, Yako. The yellow-yellow technique. Pero hindi. Pwersa, gagamitin nila dito. Grak and Pwersa to complete the line na para din sa ating Chaos. Tignan natin sa JM Esports. Uranus para sa kanilang XP lane, sustain. Let's see kung mag-i-effect yan. Tignan natin mga idol. Esmeralda, yes. Opened it. They can have the Esmeralda. Or Lunox as well. Pero may Kagura na sila. So, Esmeralda, Ruby. Pwede. Yes, eto nga Uranus. Pipiliin dito natin JM Esports for their last pick. At eto, kompleto na lineup natin para sa ating game number 1. Best of 3 series natin, Chaos. Laban sa ating JM Esports. Simulan kaagad natin to in 3-2-1. Omsim, let's go! Go! Gulong-gulo na ako! At eto nga, syempre, pause muna tayo mga tambay, showing their phones, both teams natin, making sure na sila nga po nagko-control sa each and every hero na ginagamit dito sa ating torneo. Salamat po sa inyong kooperasyon at syempre, let's get back into the game! At eto na nga, Yako, back na! Eto tayo mga tambay sa ating game number 1, best of 3 series ng ating Chaos laban sa ating JM Esports. Napakalupit, napakatindi ng ating magiging bakbakan, kaya i-download nyo na rin ang napakalupit na application na like-collect nyo, like natin lahat.
Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag tayong makalimot na itag ang ating tatlong tropa para magkaroon kayo ng chance manalo ng 500 pesos via GCash. Yes, mga Tambay, mamimigay po tayo 500 piso by GCash. Pag umabot nga po ng 500 ang ating mga viewers, saan pang hinihintay nyo mga Tambay, i-share nyo na ating stream at itag ang iyong mga tropa para syempre nag-i-enjoy ka na. Kumikita ka pa! At ito, pakilala ko lang ang side ng ating Chaos. Andito nga mga Tambay ang ating Aqua. Pero ito, nagkakabakbakan ka agad sa may middle lane mga Tambay. Pero mag-aabotan din ka agad dyan ang ating Aqua nga gagamit ng export dito. Si Mixu Good Boy para sa ating Alice Tongson para sa kanyang Hayabusa. Toshiro gagamit ng ating Farsa. At syempre, Crusher para sa ating Grok. Para sa dito ng ating Jamie Esports, Ace Good Kid para dito sa kanyang Johit. Smiley para dito sa kanyang Ling, Paul Batdiff para dito sa kanyang Kagura, and Shiva para dito sa kanyang Eve, and Astro Batdiff para dito sa kanyang Uranus. Yes, nako, eto na mga Katambay, tignan natin ang mangyaring bakbakan dito. Nako, medyo farming muna rito. Nako, safety lang ang dating dalawang kuponan dito, Yako. Walang overextension na nagaganap. At syempre, eto, nako, nag-overextend na nga ba, pero hindi aabutan ng ejector dito ang ating Grok. At still, safety farming pa rin naman dito ang ating Hayabusa. Pumasok dito sa ating Ling. May Tempest of Blade, may Shadow Kill, pero sino unang bibitaw? Pero wala nagkabitawan sa dalawa. Nagkaiwasan lang. Isa't duwag ang naging labanan. Grabe, mainit, maganda na pinapakita magkabilang kuponan. Pero eto ang ating Grok. Nako, ma-ejector ba? Ejector dito ng ating Jawhead. Pwede gamitin ejector active, pero eto mahawak ng bato para hindi siya maibato rito, at atrasan lang din dyan. The turtle is up for the grab. Papunta na dalawang miyembro ng ating kupunan para syempre na ako mag-agawan nga dito sa ating lord, as ating turtle rather. Eto na Link natin, Yako, together with Ib. May 4 kantos na to, medyo delikado kapag nag-contest dito ang ating Chaos. Pero eto, nagkapasok na Kagura with this ulti, pero takbuhan niya rito. Pero Hayabusa talagang decidido mag-contest dito. Last insanity, medyo delikado. 4 katos has been casted mga Tambay, medyo super bagal dito, pero flicker in ang ating export dito to pick up Jawhead. That's a very beautiful play, pero mapipick up din siya dyan. At turtle nga natin na secure na rito, feather airstrike ginamit na Ling running low, takbuhan dito, but JM Esports do manage to secure that first turtle. Yo, natito na nga, tama ka dyan Yak Monty, ang turtle dito is nasa side dito na ng JM Esports, at muntikan na nga sila mapick up, pero they manage to secure ang kailang mga buhay dito. Pero ito na nga, out na muna dyan ang both team. Tamang pahupa muna mga idol. Ito naman sa top 10 dito ang ating Kagura. Dire-diretso na dyan kasama ating maaring Alice. Balik sa linyahan, kuhaan lang muna dito na kalang. Ang ganda na ginagawa ng Joy dito. Talaga yes. Bully kong bully. Ako talaga zone out kung zone out. Indeed mga Tambay, ejector active dito, pero wala namang mahuhuli dyan. Grok dito, syempre supporting ating Farsa. Pero eto, sabi dito sa ating Kagura, doon ka na, umatras ka na, delikado buhay mo dyan. Pero eto, Link natin, syempre balik farming dito. 4-man rotation mula sa ating JM Esports. Make the 3 rather. Tignan natin kung magkakaroon ba ng engagement. 4 ng miyembro, Chaos nandito, ejector ready. Naihugs na Farsa, delikado buhay niya rito. And Farsa will fall down. Pero wala doon tumulong mga Tambay, at wala nang nangyaring engagement. Engagement dyan, pick up lang for the sign ng JM Esports. Pero eto, Alice na iwan dito. Tignan natin dahil walang minions dito. So wala rin silang means para makatulak mga Tambay. But Hayabusa dito, medyo overextension na ginagawa niya. Kanina pa siya nandito. Well, wala siya napapala dyan, wala siya nakukuha dyan. Alik dito sa ating Link, tuloy lang sa kanyang rotation dito. And syempre, getting his farm. So Hayabusa medyo nasa mali dito, Yaku. Parang ginagawa niya rito, binabantayan niya kung sino may hawak ng bola. Pero eto, delikado Link dito. He is running low. Pasok ng Hayabusa, shadow kill. Tinipid pa, kapirasong konti rito. Sayang pagkakataon to pick up that Link. Pero Link natin, of course, with this Tempest of Blade, he has the means mga Tambay para nga makailag dito sa skill ng ating Hayabusa. Tama ka dyan, Yao Monty. At ito na nga sinasabi natin dito. As of now, talaga naman nasa side dito ng ating Game Esports. Pero hindi naman ganun kalakihan yung pera nila. 800 gold lead para dito sa ating Game Esports. Madali lang yung nabuli ng ating Chaos dito. Pero ito na nga, the vision coming from your Chaos dito na si Paring Grok, talaga nga naman pinapakita niya dito. Yung check boost niya lahat dito, especially itong ating Joy dito. Pinagdiisama na loob, pero Joy dito unstoppable force, ginamit niya na nga, pero surrounded by 4 heroes, the stun is dead, pero mamamatay ang ating Joy dito. Yes, pero ito, flowing blood in mga Tambay, hindi nga itutuloy. Link natin, pumasok na dito, meron delikado na kusugatan, dalawang miyembro dito, Tempest of Blade ginamit dito, pero may mapipitas ba? Yes, dalawa, tumumba rito, but Link will fall down as well. Pero ito, Hayabusa, papalag pa ba? Nandito na ating Kagura, magic burst damage, delikadong gamitin dito, pero ang ating export with the flamethrower, talagang todo depensa dito sa ating middle lane, making sure na
na hindi nga makakabasag o hindi makakahawak ng tori dito ng ating JM Esports. So that's a very beautiful play para dito sa ating Xborg. Talaga naman Yaku, umakyat pa siya mula sa kanyang linya dito. Siyempre, yes, para sumuporta sa kanyang mga kakampi. Samantala, sa play natin yung Kagura nandito, pero Grax spotted nga ng ating Johed. Beautiful play coming from Johed Yaku. Talaga naman the vision dito, pinaprovide niya for JM Esports. Talaga naman napakalaking tulong para sa kanilang kupunan. Pero eto ang ating good boy sa ating Alice. Delikado kalagayan, kasha yung burst down na ating Kagura. Pero eto, wala nga Piraga Armor. Xborg natin, bottom lane mga Tambay. Pero syempre, tamang ligo lang sa damage dito ang ating Uranus. Grabe naman talaga. Pero ako, ito, Turtle, nagkakabakbakan dito. 4-4, naibitaw na dito. And syempre, Temple Sublime as well, pero flame shield. Hindi mag-connect, pero hindi enough yung damage siya. Pero Hayabusa, magugulo. Turtle, Wap is still on the side dito ng ating lane with that retribution. Pero ito, Hayabusa dito getting low. Pero out na muna yan because of the Little Wonder. Makapag-sustain pa siya. Pero expert on the middle lane dito. Di-depensa na malupetski, pero wala na masyadong one yan. Abante pa para sa Jamie Sport. Okay, yes, na sila sa Turtle Bobs. Nako, nasa mali tayo rito. Nasa zone out, mga Tambay, ang ating Chaos dito. Sa pag-abante nga nating Jamie Sports. Well, kung magtutuloy-tuloy ito, definitely mga Tambay, Jamie Sports will get their farm. Samantala, puro atras na lang ba gagawin nating Chaos? Well, di ka pwedeng manalo kung puro atras lang gagawin mo sa ating bakbakan. Therefore, kailangan talaga umabante nila rito. Kailangan nila nga magkaroon ng isang beautiful execution, mga Tambay. Especially with that crack. Pero yung crack natin dito, hindi natin alam. Lagi siya namamasyal. Well, he's providing vision dito, pero hindi kailangan lagi yan. Pero shadow kill ginamit na makakatakas ba? Well, let's see, mukhang hindi na. And Hayabusa will fall down. Samantala, Mom Joe late ang pasok dito. Grak Express has been casted, pero agaw lang blue buff ang ating link dito. 4 kantos ginamit na. Nako, eto, takbuhan na mga Katambay, pero blue buff masisecured ba? Yes, link dito will stay to get that blue buff, making sure na wala nga buff ang isang Hayabusa. Especially, nako, syempre, sobrang blue buff dependent ng isang link. So this is a very beautiful rotation and gameplay indeed para the side ng ating JM Esports. Pero top lane natin, babasagin na Kagura is here. Samantala, syempre dito naka-advance na kagad ang ating Johed, pero nako, nag-recall pa siya, umuwi pa siya rito. So nako, talagang two birds in one stone lagi. Ang galawan lagi na pinapakita nating JM Esports. Pero eto mga Tambay, Uranus medyo nangangati sa flamethrower ng ating Xborg. Mapapatras nga siya, kapirasong konti dyan. Pero siya lang pinakandito ng ating parent ng Shiro. Tignan natin kung mamamatay ba dyan. Unstoppable force, applicable naman dito. And syempre, pero hindi niya muna igagamitin dito. Pero tossback coming from Joy dito. At yun na, out na muna dyan. At mag-disengage dito ang ating Chaos and JM Esports dito. Yes. On the bottom lane naman dito, ating Brock is still finding ways dito para makapag-pick up. Pero wala eh, Turtle Bops, kailangan niya dito masecure ang kanyang vision dito. Nako, eto na nga mga Tambay, magkakapasokan nga ba tayo rito? Grak nakapwesto, Joyce spotted dito. Pero alis natin with the Blood Oath, pasok ng link dito. Tignan natin, magkakaroon engagement matindi. Pero nako, eto na, Tempest of Blade. Pedro Wrestler, ginamit na Last Insanity. Delikado rito, JM Esports mga Tambay, mukhang mauubos sila. Pero at backline, Uranus is here. Pero wala ka naman damage. Oo, matigas ka. Pero wala kang damage, Shadow Kill has been casted. Pero talagang hindi masakit at buhay pa rin nga dyan ang ating Uranus. This is the problem mga Tambay. Well, Uranus dito, nakapag-farm siya, matigas siya rito, pero wala naman damage sa Uranus. So all they have to do is syempre to ignore that Uranus at patayin nga yung ibang miyembro natin JM Esports. And there you go, the last turtle has been secured na ng ating Chaos dito. Pero eto na mga Tambay, crack natin together with Alice. Pero papasok nga rito. Naku, tigas na, grabe. Naku, talagang malabato, malapader, malabakal talaga mga Tambay ang ating Uranus dito. Hindi man lang naaalog mga Tambay sa damage nga na binibigay rito ng ating Alice. So this is not looking good for the side ng Chaos dito. Pwedeng mag-high cut dito later on ang ating Uranus. Especially mga Tambay with a two-lane high cut sa may base ng ating Chaos. Talagang pwedeng nang mang-abala ang isang Uranus dito. Pero hindi ko nakikitang ginagawa niya still. Naku, nandito siya sa minion waves. Of which para sa akin medyo mas magiging epektibo siya kung mag-high cut nga siya rito mga Tambay. But Alice nandito para dumipensa. Samantala, 4-man rotation coming from JM Esports dito sa mid-sapling. Grak dito, nakasilim spotted nga drone member JM Esports dito. Ejector ready, Maya hugs ba Grak? Pero mukhang hindi na. Ay, naku, Pedro Airstrike. Maagang ginamit dito. And may pause tayo mga Tambay. Technical pause tayo, tawag dito ni Derek. Yes, at mukhang may problema tayo, nakapirasong konti mga Tambay na kailangan i-address. Oy, yung camera ng Chaos nawala po. So hindi tayo magre-resume not unless bumalik ang camera ng ating Chaos. Kailangan po kita natin ang bawat isang player na naglalaro rito. So pakiayos muna ng camera Chaos bago tayo bumalik sa ating bakbakan. Yes, at eto nga tamang shoutout muna tayo dyan. Sabi nga rito, panis kay Toshi. Sabi ni Rain Rose Homilosa.
Yun, sabi naman dito ni Kenshin Vincent Maglaya, shoutout Pops, yeah, shoutout sa inyo dyan, sa ating mga katambay. At eto nga, shoutout tayo kay Madam Levi Tuason, na talaga namang walang sawang sumusuporta dito sa ating tambayan. Siyempre, shoutout din po sa inyo, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Siyempre, yes. Tumako naman tayo sa ating YouTube page mga katambay. At eto nga, si Pain, hi mga Yaku, hi din sa'yo Pain, happy viewing tayo dyan. At siyempre, Chill Rider nga, nandito rin sa ating YouTube page. Eto yes, na, ako. Magbabalik na tayo sa Game Esports laban dito sa ating Team JOs. At eto nga mga tambay, tamang bakbakan tayo ulit dito. Grock together with Parsa, middle lane dito. Kagura's Philip now, first down magic dito. Naku, medyo delikado. Kagura's shadow kill and Kagura will fall down. Nagkamali siya ng kwenta ron. Akala niya may ista niya ron ang ating Parsa. Pero with a quick thinking indeed ng ating Parsa, managed to evade mga tambay ang ating Kagura. Pero to Grock Express, ginamit na. Pasok kaya busa pero walang shadow kill. Alam nila, samantala, eto na ang ating Plado ng ating Alice. Let's see, Uranus, napakatigas. Grabe, tinatakin niya mga damage dito. Feather strike, sige, tank mo and Uranus will fall down. Grabe naging damage dito pero ito ejector sa Alice. Alice with the Twitter target managed to survive. Nako grabe with the last insanity pero flicker out sagot dito ng ating Eves. Slide pa urong kinas na. Grabe, that is a 2-for-1 exchange in favor nating Chaos dito pero wala nang sunod na engagement dyan pero una pang makakabasag ang ating Chaos. So tingin mo Yaku Monty, sino lalamang din sa link na core laban sa ating Hayabusa? Nako, Yaku, tangalaga sa akin dito. I think in terms of late game dito, Chaos do has the upper hand for their lineup. As you can see, with that X-Bird, of course, with Alice, together dito ng ating Farsa. Yes. Samantala, nako dito, Kagura, yes, he has the magic burst damage dito. Pero ang problema kasi dito, yung 4 Kantos, hindi pwede magstay for too long. Especially with that last Insanity and Bloodhound, he can be picked off ng ating Chaos kapag pinagtagal niya or hindi maganda ang pwestuhan niya with these 4 Kantos. Especially mga tambay, Uranus dito, yes, medyo matigas, but like what I've said, wala siyang damage dito. So all they have to do is to ignore that Uranus and focus on the damage dealer ng ating JM Esports. Oh, I see. Tama ka dyan, Yaku Monty. Talaga nga naman dito, lumalamang dito. As of now, ang ating Hayabusa dito, pero tingnan natin ha, kung makakasagot ba dito ang ating si Paring Smiley. Pero ito nga, Lord Bops dito, kinukuha na nga dito. Sino makawala? Si Santa, pero may dito ng ating expert. Pero still, nasa side to ng ating Chaos. At nanakaw nga nila dito. Ito na Antichrist, complete na dito para sa ating Rock. And syempre, Holy Crystal para dito sa ating Alice naman, ang kinumpleto niya dito with Purple Bops, I think, Mixu. Good boy, talaga naman dito, ma-maximize yan. And syempre, unlimited yan, Blood Ad. Yes, toko Blood Odd unlimited indeed para sa ating Alice dito with that blue buff. Pero ito, aiming to get this 3-1 turret sa ating bottom lane mga tambay. Ito talaga yung problema na isang Uranus. Hindi ka papansinin talaga dyan. Parang sige, dumipensa ka dyan. Wala kaming pakialam. Nandiyan ka, pero parang hindi ka namin nakikita. Ito, flowing blood in. Blood Odd gagamitin ba? Nako, tamang basag ba? Tatlong member rito. Pedro Airstrike pwedeng gamitin. Siyempre mga tambay, to secure this turret. Pero let's see mga tambay, dahil ito pumasok nga. Pedro Airstrike, shadow kill, delikado. Gagamitin na. Yes, shadow kill has been casted. Pero wala, masyadong masakit. Hindi masyadong masakit. Hindi mga tambay, naging bawas nga rito sa ating Uranus. Samantala, middle lane, babasagin na dito ng ating Lord mga tambay. This is just a level 1 Lord. Smart missile para sa ating Joy dito. Trying to take down the Lord. Pero naku, mukhang mabibigusin dyan. Naku, napahan yung Lord dito. Ba't yung Lord natin mga tambay? Naku, nag-overextension. Hindi binasag yung Tor dito. Nasa mali yung Lord natin. Balak natin bumakdor. Pero eto na mga tambay, basag na nga. Dalawang tier 2 turret ng ating JM Esports. Top lane dito, buhay pa tier 2 turret. But I think yan na ang magiging sunod objective dito. Pero Airstrike has been casted. Ito na nga sinasabi natin, hindi pinapansin ang isang Uranus. Wala kaming pakialam kahit nandiyan ka, hindi mo naman kayang pumatay. Yes, matigas ka, so anong pakialam namin sa'yo? Hindi ka namin papansinin, damage dealer lang ang ipopocus fire namin dito. Pero ito na mga tambay, ubus na nga, tier 2 turrets dito. Yun tier 3 na lang ang matibay na sandigan ng ating JM Esports. Ito na, as of now, the pressure is real para sa ating JM Esports. Tulad nga sinabi dito na ating Yaku Monty. At yun nga, natin dito. Ano magiging sagot dito ng ating JM Esports? And syempre, Grock as tank dito na si Crusher. Kita mo nga naman dito. Ginagamit niya nga talaga dito si Grock na sobrang Lopetsky. Zero kills, 1 death, and 6 assists. And syempre, sa 11 teamfights nila, meron siya dito 6 appearance. Pero tignan natin kung ma-maximize pa dito. And syempre, dominant size para dito sa ating Joet. And eto na nga, Lightning Truncheon para sa additional damage ni Mixu Good Boy. Nako, ako talaga mga tambay, ang for JM Esports dito, talagang the key person here will be Kagura. He should pick off dito ang ating Alice. Once ma-pick off ang Alice dito, gagaang ang buhay nila. Yes. I'm pretty sure 4 Kantos and everything, pwede nang gamitin dito. Well, wala tayong magagawa sa isang export dito, especially with this last Insanity. At meron pa nga immortality rito ang ating export. So, you need to play along with that export. And Alice dito, hoping na ma-burst down nga. Given na wala siya ritong immortality. Plus, mga katambay, pwede ritong ma-burst down nga
ang isang alis. Compared natin dito sa isang export, hindi natin pwedeng ma-burst ang isang export, especially Piraga Armor, matatanggal lang. Yes. And then with the immortality dito, syempre pagbuhay niya, meron ulit Piraga Armor yan. So medyo malabo siyang ma-burst dito. So the chance, the way or the option is to burst down nga ang ating alis. Yes, and ito nga direct, tignan muna natin ang ating item check. Yes, sir. Ito, as you can see dito, Athena Shield para din sa ating export. Then itong alis naman dito ay meron na siyang Winter Transient together with the Lightning Transient. Hayabusa naman dito ay meron Malefic Roar. Parsa naman dito ay meron Winter Transient para sa ating sustain and crack as well. Meron na dito ang Athena Shield. On the side dito natin, Game Esports, we had the Dominance Ice para sa Johei dito. Endless Battle para sa ating Ling. Holy Crystal para din sa ating Kagura. And syempre, Ice Cream 1 para din sa ating Eve. And eto na nga, Oracle para dito sa ating race. Pero natosmak na dito ang pagmumukha ng ating firing track dito. Trying to burst down, track is down dito sa team dito na ating Chaos. 30 seconds siya, matutulog dito, mga yako. And eto na nga, Holy Crystal, complete na dito sa ating Kagura. It will give you plus 100 magic power. Passive mastery niya dito, increase magic power by 21-35% scale sa yung level. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa ating Game Esports. Kung magte-take effect ba o magiging maganda advantage ba yung ating Holy Crystal Templar sa Blade. Gagamit na dito, Shadow Kill and Generate. Pero dahil Feather Effect na kumita dito ang ating Parsa. Pero mamamatay muna dito si Tongson. And ito na nga, Lord dito sinisimulan na. Pero ang dado siya, the X-Men still alive. May immortality pa yan. Baraga Armor still naka-up pa yan. Pero Alice try to control the backline. Pero ito na nga, in-stone na dito ng ating Alice. Ito na nga, ito clearing all the lanes dito. Ito mamamatay yata dito si Shiba. So together with ano, Ace Good Kid, makaka-out pa nga ang ating Johe dito. Pero hindi pa sila tapos dito. Grack joining the party. Wala nang Baraga Armor. Pero the Flame Chat receiving nito. At yun na nga, makakuha niya. And the one and only, si Crack nga yan. Pero ito na si Ling. Mali yata na sundot. Gusto niya ng paso pero lumipad. Templars of Blade magagamit na dito. Pero that Winter Transient, grabe ang paggamit. The Feather Edge Strike is there. At yun na ang sinasabi natin dito. The clutch coming from your Parsa dito na Toshihiro. At yun na, patay niya pa nga yata dito. At na-disengage niya nga dito yung bakbakan na yun. Yes, naku, pero eto nga mga tambay na ako, taking down the turret mga tambay dito sa tier 2 nga sa ating bottom lane. Then the chance to take down this lord mga tambay, hawak na ng ating JM Esports dito. Well, let's see mga tambay ko sa Hayabusa together with Uranus. And yes, syempre, Export is here to contest this lord mga katambay na ako. Sino ba makakakuha this level 2 enhanced lord? Well, let's see. Naku, whoever gets this lord will get the upper hand for this match. Pero eto, todo sunog dito ang ating Export. Glass Insanity, gagabitin ba? Naku, running low na ang ating lord dito mga katambay. 4 katos has been casted. Last Insanity as well. At nakuha nga ng Chaos ang ating Lord. Takbuhan na Sir Chief. Grak, running low. Napaano ka dyan? Saan ka punta Sir Chief? Kayo nga nakakuha ng Lord. Pero uubusin namin kayo. Grabe, 2 for nothing exchange. Yes. In favor, make the 3 for nothing exchange. In favor ng JN Raptors. And kaya bang tapusin ang laban? But I don't see. Nakakayanin nila, especially mga tambay na iwan dito. Ang ating Alice together with Farsa. Feather Airstrike, gagamitin na ba kagad dito? Pero mukhang pamigay na ang tier 2 turret sa ating middle lane. Middle lang yata. Tier 3 ang defense dito. Feather Airstrike together with that flowing blood, making sure na mauubos nga agad ang minion waves dito. Pero bottom lane, eto na, naka-highcut na ang ating Uranus. Medyo delikado kalagayan niya rito. Na paano ka, second skill mo, maya pa magkukuldaw niya. Pero eto, dalawang Torres, nalun niya rito. Pero tamang basag ba, Tempest of Blade, ginamit na. Basag dito, tier 3 turret mga tambay. And there you go, mababasag na nga ba. Pero 4 katos sila pag dito, Winter Transient para mag-survive. But he won't survive mga tambay. Grabe, dalawang ulit natira rito. But Hayabusa, buhay na mga tambay, middle lane natin. Ako, eto na ang ating Lord nagmamarcha. Pero syempre, ang ating Chohid is there, making sure na hindi na nga aabante ang ating Lord at hindi ito aabot sa kanilang tier 3 turret. Ito na sinasabi natin dito. As of now, talaga nga naman na medyo shaky dito ang ating Chaos Esports. They have the Lord dito, pero yun nga lang din lang dito ma-maximize kung ano yung nakuha lang dito. At yun nga, namatay pa nga dito ang ating Alice. Pero the good thing, still, nakadepensa sila kahit pa paano. Pero the Mega Creep is doing it para dito sa ating Chaos dito. Flicker para dito sa Toshi. Kay Toshiro at yun, out na muna yan. And eto na nga, the immortality para kay Tongson dito. Pero last instante na kumita dito ng ating expert at out na ulit dito ang ating Chaos. Medyo may pagkakaba dito ang ating Chaos dito. Pero Game Esports talagang aabante at aabante kami dito. Pero tingnan natin kung ano maging sagot dito ng ating Chaos. As of now, meron na silang mga item. Meron na silang damage, meron silang sustain. Yun nga lang dito is the skill management and proper execution na yung hinahanap natin dito sa ating Chaos. They have the good run dito, especially for getting the Lord dito. Dalawang beses na kuha nila dito, pero eto nga sinasabi natin dito. Wala silang pakialam ang JM Esports dito. All they need to do is to magbasag at magbasag dito ng mga towers dito ng ating Chaos.
Nako, eto mga Tambay. Well, let's see. Kagura, for me mga Tambay, one of the key player dito ng ating JM Esports. In order for them to get this win, especially mga Tambay, siya nga lang dito ang may pag-asa na maka-burst down talaga ng mabilisan sa ating Alice dito. Kasi mga Tambay, with that Winter Truncheon, okay, and syempre, with that Blood Oath to sustain himself, oras na hindi na-burst down ang isang Alice, he can deal a massive amount of damage dito sa ating JM Esports. So therefore mga Tambay, eto talaga ang kailangan nilang ma-pick up dito. Well, madaling ilagan, tsaka isang beses lang naman ang last insanity. Yes. Then you have to deal with the flamethrower na lang. Pero sa isang Alice, with that continuous blood out, especially with that blue buff, syempre unlimited blood out dyan. So oh, meaning to say, kaya niyang ubusin dito lineup ng ating JN Esports, not unless ma-burst down nga siya ng ating Kagura. As you can see, Kagura rito, medyo sobrang safe siya sa okay paglalaro. Siguro na for si Ren, JN Esports dito, Kagura is the means nila rito to burst down that Alice. Well, let's see mga Tambay if that will be happening anytime soon. Dahil eto nga mga Tambay, mukhang tamang quarantine muna ang ating Chaos dito. Given na wala pa naman yung Lord, so that's why wala naman silang daylan to contest anything dito. Tama, mga Tambay. Pero 12-18 scoreline natin going in favor natin JN Esports and 1K gold difference lang. Meaning to say mga Tambay, talaga kahit di makalabas ng base dito, hinahayaan lang nila magpakalat-kalat nga JM Esports dito. And they have nothing to do mga Tambay na makipag-contest nga dito sa mga bakbakan. Pero eto, blue buff, mukhang magkaroon ng contest. Alice natin aiming to get that blue buff for that unlimited blood oath. Samantala, syempre, ang ating link dito might as well mga Tambay ay makuha, maagaw nga ang blue buff. Pero mukhang di naaagawin niya at kukunin na lang nila ang kanilang sariling blue buff dito. Totoo yan. At mag-up na nga dito ang ating Lord in 19 seconds. Ano, tignan natin dito kung ano magiging sagot dito ang ating Chaos Esports. Pero as of now, talagang tamang depensa lang muna dito. Kagura dito, nakapwesto na. Talagang pinapakita niya dito na siya mauna muna dito magbigay ng bisyo dito. Especially itong ating link dito ay kumukuha pa dito ng kanyang blue buff. At ito na nga ating X-board, magpapakitang gilas dito, maganda pwesto niya, pati ang ating rock dito, pero Uranus on the frontline dito, tamang bato lang muna ng plato, tiis ganda. At ito ang sinasabi natin dito, X-board dito, kaya niyang tiisin yung ating lord dito, unang hampas para sa ating third lord dito. Tignan natin kung itutuloy ba len o ibibibait out lang nila, pero sila dito walang pakialam kung anong ginagawa dito ng ating X-board dito sa ating lord. Nako, eto na nga mga Katambay. Well, let's see kung ano mamangyari din sa ating bakbakan. Pero eto, tamang pormahan, tamang ikutan lang ang ating magkabilang kupunan dahil the Lord is up for grab. Samantalang link natin, mukhang hopeless na siya rito at nasa top lane na. Balak okay yata niya sumigway na mga Katambay. But I really don't see mga Tambay na necessary na mag-segway siya rito. Siguro mga Katambay, making sure lang na divided din ang attention natin Chaos dito. Therefore, they'll get the better chance to get that Lord. Well, let's see, dahil eto nga link natin on the way na sa ating Lord Pit dito. Samantala, Alice dito together with Parsa, they depend sa ating top lane. Will this be the perfect time to get this Lord? Malalaman natin mga Tambay. Nako, Farsa together with Alice has the high mobility. So makakabalik sila kagad dito. As you can see, Farsa nagmamadali rin na rito with his Phoenix form. Pero yung Lord natin, nako, eto, kalahati na buhay. Marireset ba? Dahil eto, ayaw na ipareset yan ng ating X-Board, making sure na hindi marireset. Pero Joyt as well, ayaw na ipareset ng Lord natin. Uh-huh. Nako, magkakaagawa na kalahati buhay ng Lord dito. Pero nako, tingin ko, marireset pa. Eto, tingnan natin dito. Si X-Board na nagre-receive ngayon ng damage. Yung syempre, Grak there, nandiyan na rin, pero toss back, binato nga dito palayo, pero still mahawak pa rin dito ang ating JM Esports. At yun, bulasan lang muna dito ang ating dalawang team dito. Pero ito na nga sinasabi natin dito, if trying to slow down this Grak, pero yun nga, eto, tingnan natin kung aabante pa sila dyan. Pero Alice, tingnan natin kung i-close niya backup, mayroon siyang flicker available siya dyan na pwede niya dito yung control yung backline. Pero as of now, tamang bulasan lang ulit, balik ulit sa ating purple buffs. At eto na nga mga Tambay, well, let's see kung ano mangyari bakbakan dito. Dahil eto na ang ating Lord, sinisimulan na ulit ng ating X-Board dito. Well, let's see, eto na nga mga Tambay, Uranus together with the X-Board dito. Tamang apoy-apoy, tamang sunog-sunog lang dito sa ating Lord. Pinapalambot lang to, kapirasong konti mga Sir Chief. Once na malambot na, pwede na syempre lutuin to. Pero maya-maya, maluluto ba yan? Link natin, hindi mo alaman saan pupunta rito. Clearing minion waves, balik pala sa farming dito. Hindi natin maintindihan, ba't pa siya nagpa-farm pa dyan mga Tambay, given na full item na siya rito. I think yako, tinutulak lang niya yung link nga rito sa ating middle lane. Pero Shadow Kill has been casted. Quattro Cantos, Pedro Airstrike, nagkabitawan na. Last Insanity has been casted. Tatlo tatamaan dito, medyo delikado. Grak Express has been casted as well. Takbuhan na, Uranus running low. Export natin dito, Piraga Armor natanggal na. Kagura, Magic Burst damage, medyo mba. Pero eto, nangangati sa Flamethrower, medyo delikado. Blood Oats at the backline, baksak dito ang ating Kagura. Mga Tambay, 1-for-1 exchange. Okay. Ang nangyari palang palit ang bigkas, pero wala pa, hindi pa tapos ang bakbakan dito. Dahil ang ating Uranus nangungulit pa. Piraga Armor nagkaroon pa ulit. Last Insanity, naikas na naman. Pero eto, delikado
Sigurado na ang ating Uranus ulti out ba? Nako, Uranus will fall down. 2-for-1 exchange in favor natin Chaos. At ito na ba ang tamang pagkakataon to take down this Lord? Pero wala si Tongson dito. Wala silang retribution. So meaning to say, mahihirapan sila rito. In case na kunin nila yung Lord dito, pwedeng maagaw yan ng ating Link. Well, let's tama see. Ka dyan, Yaku. At ito na sinasabi natin dyan. Talagang aabante dito ng gaming esports. Nakanakaw pa nga dito ng purple buffs ang ating Link dito. Tignan natin kung ipapatuloy pa nila dito yung pressure. Pero as of now, kailangan nila dito pumesto muna. Baka manakawan na bigla dyan ng Lord. Yes, pero eto nga mga tambay, magkakabakbakan ba dito? Nako, tignan natin ang mangyayari dito mga Sir Chief. Pero eto yung Lord natin. Nako, talaga naghihintay nilang kung sino nga ba kukuha sa kanya. Medyo matagal ang nangyari sa ating bakbakan. As you can see mga tambay, almost 25 minutes dito sa ating bakbakan. Well, tignan natin mga katambay, expert dito. Tama, flamethrower lang. Same thing din mga tambay dito sa ating Warsa. Pero magkakaroon ba ng contest siya ako? Dalang Johid natin dito with that ejector. Tignan natin. Nako, magkakapasok na. Magkakatakbuhan na. Delikado kalagayan. Eto with the conceal. Johid natin. Nako, running low na. Lord dito. Sino makakuha? Last insanity. Pero Link is here as well. Nakakuha na JM Esports. Ang ating Lord. Takbuhan na, Sir Chief. Delikado rito. Alice will fall down. Nako, mukhang eto na. Tumalong na yata. Delikado. Shadow kill ginamit sa Johid pa. Hindi mo kayang patayin yan, Sir Chief. Napano ka? Pero eto na mga katambay. Tutulak na ang ating JM Esports. Well, let's see paano de-depensa rito given that Alice is down for the next 60 seconds. Mahirap to for the side ng ating Chaos. At saka ang daming creeps sila dito sa ating middle lane. Pero good thing dito, ating expert naman dito, meron siya, apoy at kaya niya patayin dito ang ating lahat ng creeps dito sa ating middle lane. Yung nga lang yung top lane natin dito, inaangat na dito ng ating GME Sport. Purple buffs dito, naispatan na nga dito ng ating si Smiley at tamang kuha lang muna dito. Maximizing the space na pwede nilang i-provide dito at yun na nga the good thing dito sa ating last clash, eh nakakuha pa nga sila dito ng ating Lord. Walang banin na, walang hirap. Yes, pero eto na Yaku, mukhang magkakabasagan na rito. Pero Feather Airstrike, medyo napaaga ang pagkakagamit yung bottom lane natin. Nagmamarch na ng Lord. Crack Express, ginamit na, hindi tumama rito. Pero wala nga minion sa ating middle lane. Samantala, bottom lane, basag na. Lord natin, magmamarch na. Eto na, magkakapasokan na. Well, let's see. No ID, no entry nila pag dito. Pero Crack running low. Dalawang stack dito natin. Uranus, sinalo niya. Last and Sanity! Apat ang tatamaan dito. Pero hindi masyado masakit ako. Delikado buhay rito ng ating export. Siyempre, flicker out, sinagot niya rito. Another Feather Airstrike, mga katambay. Pero mukhang tower lock na. Bon tropa, tignan natin kung sapat ba. Dal middle lane, pinasag na rito ng ating Kagura at with Link. Pero tower lock, pwede na. Nako, ayaw nila tumulong. And there we have it, mga tambay. JM Esports, makukuha na ba? Dal ito, isang one hit lang. And there you go! Nakadepensa pa! Isang one hit na lang! Pwede nang backdoor rin to! Oh my, Link dito. Kailangan niya muna umuwi. Wala na rin siyang buhay dito. Pero yes, ito sinasabi natin dito. One hit na lang. Isang one hit na lang talagang binitawan pa dito ng ating GM Esports. At ito na yung chance nila dito na umabante pa. Tignan natin kung makaka-escape po dito ang ating Link dito. They have the, mukhang ano, susubukan niya pa rin. Naka malefic roar. Ching, ching, o ching. Ano nangyari sa'yo? Nako, nag-regen na. Sayang kanina, isang wadid kanina. Talo pero pa sila. Ngayon, nako, talo pa nga sila rito mga tambay. Dahil nga, eto, 15 seconds bago mabuhay ang ating Johid. Nako, eto nga sinasabi natin. Panalo na, natalo pa. And there we have it mga tambay. Chaos ang kukuha ng ating... Wala kasing nag-tower lock eh. Napano sila doon? Panalo din. Wala nag-tower lock. Nag-tower lock niya, Link lang. And yun nga, mga tamay, nung napansin niya, walang tower lock and wala na rin minions, umatras na yung Link. Pero kung nag-tower lock sila ng lima doon with that Lord, I'm pretty sure tapos ka agad yun, napakabilis noon. Totoo yan. Naku, nasa mali tayo rito, Sir Chip. Ito na nga, congratulations sa ating Chaos dito. And yun na nga, the greatest comeback sa ating buong history ng ating ML tournament ay talagang naman napakalupit ng ginawa dito ng ating Chaos dito. Yes, at ito nga mga tambay, syempre MVP of the game none other than sa ating Aqua sa kanyang export with 5 kills, 2 death and 8 assists. What a clash play indeed mga tambay, pero sayang talaga yung effort dito na